Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. Ako si Mo, nagbabalik dito sa YouTube. So ngayong araw gagawa tayo ng panibagong video. But guys, it's only for fun. Huwag natin masyadong seryosohin. So without either further ado, let's start! Ika nga nila, ang Tulfo, ang panibagong mukha ng Philippine Justice with over 10 million subscribers sa YouTube, isa ako sa avid fan nito. Naging malaki ang epekto ng Tulfo sa ating mga Filipino kung saan sasabihin pa, ipapatulfo kita instead na ipapapulis kita. Nagpapasalamat ako sa programang Tulfo in Actions dahil marami itong mga Pilipino na natulungan na hindi capable para makuha ang justice. Pero meron din yung mga cases na nadidisappoint ako sa naging feedback ng social media or mga Pilipino na hindi naman nila deserve ng ganong trato. So guys, ngayon, bibigyan ko kayo ng tips para maiwasang di mapatulfo. Tip number 1, umiwas sa mga taong fame whore. Bukod kasi sa Pinoy Big Brother house, ang Tulfo in Action ang pinakamabilis na paraan para maging instant celebrity ka. Bakit nga naman hindi? Meron nga itong 10 million subscribers, di ba? Sino nga ba ang mga fame whore? Sino yung mga taong gagawin ng lahat, they are excessively driven to achieve fame. Pwede nilang gamitin ng gantong programa katulad ng Tulfo in Actions para ma-achieve yung kanilang gustuhin. No! God, please, no! No! They do incredible things like gagawa ng stories, iipiting ka sa situations, or gagawin kang kontrabida just to achieve fame. Sila yung mga taong kulang sa pansin o tinatawag nating KSP. Tip number 2, before pumasok sa relasyon, i-double o mas mabuti, triple check mo muna kung legally single ba siya. I am the one, the way you're ta- Karamihan kasi sumbong sa Tulfo in Actions ay agawan ng karelasyon o asawa. Kaya guys, huwag masyadong maging yung tipong nagpakita lang sila ng motibo sa'yo o niligawan ka agad, isasagutin mo na. Patagalin mo muna guys. Mag-research ka, magtanong, o mag-investigate ka muna. O kung may chance ka, hingin mo ang kanyang senomar o tinatawag natin certificate no marriage record. Pero dapat guys, siguraduhin natin valid ito para hindi ka maging kabit. Tip number 3 para sa mga teachers, keep calm all the time. Real talk lang mga guys, nung kami nag-aaral, sobrang laki ng respeto namin sa aming mga teachers. Yung tipong nanginginig kami pag sila'y duman. Or hindi ka naging estudyante pag hindi ka napalo sa kamay or napatayo sa likod ng classroom dahil maingay ka or hindi ka nakagawa ng project or assignment. Pero ngayon, baligtad na. Ang teachers na ang takot sa mga estudyante. Seriously, what the fuck? Gawa ng social media. Kaya mga teachers, huwag kayong mananaway at kalma lang all the time. Kahit meron kayo nakitang nagsabunutan, nagsuntukan, hindi gumawa ng project or assignments, laging late, nagkakating classes, or hindi sumusuway sa'yo, lumalaban sa'yo, nagliligawan sa classroom, at iba pa. Basta quiet lang kayo. Instead, tawagin ang kanilang parents. Leave the disciplinary actions to the parents. Baka pag nanaway kayo, mapatulfo kayo. Or mawalan kayo ng lisensya. Kaya guys, keep calm all the time. Kaya nyo yan. Shoutout sa lahat ng mga teachers dyan. Basta ako, saludo ako sa inyo. Tip number 4, huwag nang tumakbo ng barangay officials o maging politicians. Mamamagnified lahat ng gagawin mo. Mapabuti man to, mapasama. Meron at meron na hindi magiging sangayon sa'yo o magiging haters mo. At para malayo ka din sa tukso ng korupsyon, baka matulad ka sa mga politiko na ginagamit ang kanilang posisyon para sa kanilang sariling kapakanan. At baka may magsumbong sa Tulfo na sakop ng iyong pamamahala. Kunin ang iyong panayam at hindi ka nakasagot ng tama at baka ikaw pa mapagbuntangan ng galit ni Tulfo at ng mga netizen. Kaya mas mabuti na lang maging normal na mamamayan. Iwas sa gulo at judgment ng mga tao. Above all, huwag maglalamang ng kapwa dahil wala namang itong matutulot na tama. Remember the golden rules, do unto others what you want others do to you. Kung alam mong wala kang ginagawang masama at di ka tumatapak ng mga tao, malamang sa malamang, hindi ka mapapatulpo. So guys, yan ang aking mga tips para hindi ka mapatulpo. Alam ko puros lang to kalokohan, pero sana meron kayong nakuhang aral dito. Kung nagustuhan niyo tong video, paki-like,
share, subscribe, at pakitap na rin yung bell notification button para ma-notify kayo sa aking mga susunod na video. Once again guys, thank you sa pag-stay and see you on my next vlog. Bye!